Tambak na May Channel. Mama Ella Bolano Vlog. Good morning, good evening, good day sa inyong lahat dyan sa atin. Kung saan man kayo naroon. At sana'y nandyan kayong lahat sa mabuting kalagayan at malayo sa sakit at kung anumang kapahamakan. God bless sa inyong lahat, sa ating lahat. God bless. At ngayon ay is Monday. It's holiday here in the US. It's Labor Day. Kaya walang pasok ngayon at tahimik ang mundo dahil walang masyadong mga sasakyan na nagagala. Nakapark lang at nagbabarbecue ang mga American people dito. Kaya ako'y kagagaling ko lang sa Safeway at naubusan ako ng coffee. Kaya bumili kami ni Jarrell at bumili din si Jarrell ng mga pagkain niya na pambaon. At bumalik na kami. Bumili na ako ng Folgers at bumili ako ng garbage bag. Ngayon ay lalabas ako at nagwagdidilig ng aking mga natitira pang mga halaman. At mag-harvest ako ng ilang pirasong mga talong ko doon sa aking garden. So my friends and friendship ay sana huwag niya akong iwanan. Parati lang kayong makatutok sa aking mga vlog at sana huwag kayong magsasawa sa mga vlog ko na Buhay Amerika sa araw-araw. Kaya ito ako ngayon at katatapos ko lang magtupi ng aking mga labahan. At ito ay hindi ko pa naipasok doon sa magulo kong cabinet. So my friends and friendship, punta tayo doon sa aking backyard. At ito si So we say hi to my friends and friendship. Where are you going? Going to get oyster. Oyster? Where? I don't know. You're going to get oyster? Aalis daw sila at kukuha ng oyster. At ito my friends and friendship, kahapon, ang aking manina, malapit na sabi kong masisira. Kaya binalatan ko nila at nilagyan ng sugar. Naku, healthy na healthy naman na ang mga pagkain mo yan. Ito kay Jarrell ng mga food. Ayan, may avocado and banana na galing nga kami doon sa Safeway. Harvest ako ng albus ng kamote at sabi ng mabig sa saw-saw din ito sa suka. Itong albus. Ito mag-harvest lang siguro ako ng kaunti lang. Yung makakain lang ba? Yung hindi naman na uubos kasi pa marami ang ang sabing talbos ko. Oh. May mga bunga ang atalong kaya i-harvest ko. Ito. Ayan. Ayan, my friends and friendship. Nakapag-harvest na din ako ng 6 na pirasong talong. Kaya ano ko lang to sa salad, yung ilaw. Ayan. At mamuha din ako ng sili. May kumakain my friends and friendship sa sili ko. Ayun, napupudpud ang mga, yun o, kinakain. Ayun, ako makukuha. Ayun ang sili. Naliliit pa eh. May kumakain. Pero madami siyang bulaklak my friends and friendship. Ang talong ko ay mga ilang linggo na naman ito makaka-harvest na naman ako. 3 puno lang ito my friends and friendship na tinanim ko dito sa paso. Ito, bakit maliit pa? Okay. Ayan. Kaya libre na ang ating gulay ngayong araw na to. See, ang dami din my friends and friendship po. Oh. Ang dami ko rin na i-harvest sa garden. Ito ang magandang itanim my friends and friendship tuwing summer dito sa Amerika at saka eggplant. Ito at saka yun lang at kamatis. Dito ang palaban sa weather kasi ang weather namin dito ngayon my friends and friendship parati dito sa lugar namin ay parating bumabagyo kasi nasa taas kami. Kaya parating wala nang katigil-tigil ang pagkawindi ng panahon parati kaya hindi nabubuhayan ng mga ibang tanim at nasisira ang mga dahon. Mabuti itong talbos ng kamote my friends and friendship ay ito o lumalaban talaga sila sa hangin kaya tingnan mo sila ng kamatis at yung talong kaya palipat-lipat ako ng aking mga tanim para hindi lang masisira katulad nitong talong o tingnan mo ganito lang siyang kalaki my friends and friendship yung Chinese na talong o ayan tingnan mo may counting nasisira na over water siguro kasi ayan mataba lang ang kanyang puwet pero hanggang dyan lang siya kaya masarap ito mamaya parang kilawin yung salad ayan. Kaya ako ay magliligpit muna ng aming kitchen, my friends and friendship. Kasi si Zoe hindi naghugas ng plate. Si Zoe ay ang that girl. At tapos ako ay mag-aadobo ng itong sitaw at ito ang aking pangsahog. Okay, so abangan na lang ninyo. Ang mga walang nakwinta-kwinta kong vlog ngayong araw na to, ang buhay Amerika, ang buhay ko dito sa loob ng bahay pag ako ay nandito lang sa bahay. Of course, ano naman ang gagawin ko? Wala nga magsayaw ako dito. Kaya ito lang ang aking maibablog at may papakita sa inyo. Sana naman ay mag-enjoy kayong lahat. Dishwash na muna natin para magamit. Ilang araw ko nang hindi nagamit itong dishwasher.
baka magbaho pag hindi ko ginamit. Nililigpit ako, my friends and friendship, dahil lahat mga noodles kasi nila dito sa pantry ay mag pinakalat lang nila ang paglagay at ano. Ito pala yung nanganap ko. Dito pala nakatambak yung mga pantry. Ay, meron pala ako dito. Tableya chocolate. Ito yung binigay sa akin yata. Ito ni Jarrell nung. Pero pag nagchampurado ako, hindi ko ito nagagamit. Masarap siguro ito sa champurado. At kukunin ko yan mamaya. Ito galing pa ito ng Pilipinas. Iwan ko kung may expiration ito. Ilang matagal na ito? Ayan. Dito ko lang ito ilalagay para pag. Ito. Mga pantry namin na ito. Ito kailan na ito? Siguro malambot na ito. Kaya naman kumakain. Tapo na lang. Tapo na ito. Mga chocolate. Pero may mga bukas na oh. Dark chocolate. You know? Mga galing to sa pagta-travel ni Jarrell. Ito yung mga ilalagay ko ito doon. Yun. Ito pan. May mga chicharon, makapilihalo sa munggo. Kaya dito ko lang siya ilalagay. Ito na niyo, my friends and friendship. Maraming bakante. Food coloring. Ang daming bakante. Pagsisiksikan at dami na wala lang space. Ito may peanuts ako, lagay ko lang dito. Ang daming mga noodles. Anong gagawin nila kaya ito sa mga noodles na ito ay ang dami. Ako Diyos ko, ilalagay ko lang kaya. Dito ko lang ilalagay. Tapos, hindi nila mapapansin yan pag hindi mo nila nakikita. Hanggang abutan ng ilang taon. Kaya itatapon mo. Tingnan mo ito oh. Ay, mga batang to. Tingnan niya, may mga bigas pa ako dito. Ano to, sweet rice. Pero nung niluto ko ito, hindi naman sweet rice. Kanin lang siya. Yan lang. Kami nakatambak. Itong tapo nyo. Ito. Nag-instock kasi kami dito, my friends and friendship. Kasi mahirap dito sa Amerika na wala ka, hindi ka makapunta ng grocery katulad namin ni Papa Dudes. Hindi kami nakakaalis. Mabuti may mga snack ba? Kaya dito lang kami kumukuha. Pag halimbawang walang kami lang dalawa dito, yung bang may mga pang survive na mga pagkain, pero hindi mo naman laman dahil pag kumuha sila, kinakalat lang nila. Ano ba ito? Siguro expired na ito. Kaya ayaw ko magtapon dahil ba? Pag magagalit si Chanel. Kaya yung iba itatapon ko na lang. Ito, may seeds pala ko dito ng pangtanim ng pichay. Ito mga chocolate to. Ito yung mga pala pang ano ni. Pag nag-travel si Jarrell, nagdadala siya rito. Kaya ayan. Dito ko na lang ipang lagay. Pero hindi mo talaga bigyan ng pagkakataon na maglinis dito. Wala. Uy, ito expired na siguro to. Tagal na to ah. Coconut jam. Expired na nga. Ito, nakita ko sa sulok. Yung assorted sour belt. Sa February. Ah, ang expiration pa naman ito is ito oh. Until 2024 pa ito. Kaya ilalagay ko rito para makita nila. Makita nila kakainin. Ano? Mga chocolate na to. Worried talaga. Padala ko kay Jarrell pag umuwi. Ito nila nakikita dyan. Lagay ko talaga sa harapan. Ayan. Hanap sila ng hanap. Pero hindi nila naman pinapansin. Kasi nakatakip lang doon lang. Ilalagay. Yung stock to ni Zoe, gustong-gusto niya to. Yung waffles. Ito siya, oh. Gusto niya. Gusto rin to ng mama ko nung nabubuhay pa si mama ko. Ang tinapa yan. Hindi nila makikita yan. Mga tamad, dyan lang. Okay. Dito ko nila ilalagay. So, pag tinakpan mo, tapos hanap sila ng hanap niyan. Pag naghanap sila ng hanap, balanda doon, balanda dito. Mga rina ko. Uy, may bigas pa dito oh, my friends and friendship. Kasi noon ito, my friends and friendship, minsan may sa balero,
namimigay ng mga pagkain ng food cart. Eh, minsan, nangyongoryoso kami dahil madaan kami doon. Ito mga binibigay nila yung bigas. Tapos may mga gulay, mga potato, mga tomatoes, mga carrots. Ayun. Pero ito, at ito na luto. Sige, masarap ito. Lutuin at isangag. Ilapas ko natin. Ayun po. Oh, dalawang ganito. Ay, ilapas ko nga. Wala naman siguro itong expiration, right? My friends and friendship. Kasi yung sa uso ang ano noon ng pandemic sa dito sa Amerika ang namimigay ang food cart yung sa car na pinamimigay ng county pero hindi ay andyan pala teka nasaan kaya meron pa akong ano malagkit uy ito siya may malagkit ako kailangan ilagay lang dito para makita ko yan kasi hindi mo nakikita eh pag pumunta ka sa store bibili ka uli dahil wala na yun ang iniisip mo ako ilalagay para makita pag naghanap ng gagawin ng mashed potato mayroon dyan yan ilalagay ko na lang ito dito para makagawa ng space ito tapo na ito wala nang laman ito. Hala, bili ng bili. Tapos, dubli-dubli na pala. Tambak dito, tambak doon. Hanggang sa mag-expired. Ganito rito, my friends and friendship sa Amerika. May mga pantry-pantry kami dito. Kaya dito lang in-stack ka ng mga pagkain. The purpose is, nag-stack dito ng pagkain dahil for in case na walang nakapamalinti. May mga kakainin dito ang natitira sa bahay. Katulad namin ni Papa Dudes. Ganon talaga. Eh kahit noon pa man kami sa Pilipinas ay may mga grocery ako pag tuwing sweldo, nag-i-stock ako sa bahay para sa mga bata. Kaya yun din kami dito. Pero ito sayang na i-expired na. Pero ito kailangan isaing to. Sarap pa naman siguro to, del kanin to eh. Marami ako mga stock my friends and friendship na harina para sa pagbe-bake ko. Yan, i-stock ko lang dito yun. Pag gusto kong gumawa ng tinapay, ay mayroon ako itong nakastock. Kaya yun, hindi ako mawawala ng harina dito sa bahay. Mayroon puto pa nga akong lulutuin eh. Mahilig kasi ako my friends and friendship magluto. Kaya ganun. Ito, hinahalo rin ito sa dito, sa oatmeal pag kumakain. Saan ko kaya ito ilalagay para makita ang kain. Isama ko sila. Ito dito lang siya. Ayan. Dito, kailangan makita ito parati. Naghanap sila ng makakain minsan. Nagkikrate. Ito naman mga pang gamit namin ng ziplock. Mga ano. Yun. Yan ang parati yan. Tingnan natin itong mga beans. Black beans, kaka-expired na. Black. August 2024 pa. Pwede pa siya. Yung para maitapon. Ito. O, 2024 best. August 2024 pa din. Kaya pwede pa. O, tapon. Ano problema? May mga mantika naman ako dito. Ayan. Parati ako nag-stack. Ano kaya ito? Ah, oatmeal. Parati ako nag-stack niyan. My friends and friendship. Para sigurado. Oh, mayroon din ako rito galing pa sa Pilipinas, sa Labat Tumerik. Ano kaya to? Wala na, expired na to. Tagal na to. Tamo, ito pala dami kong, mayroon pa ako dito walang bawas. Pero bili ako ng bili ng yeast, instant yeast. Uy, ito, nag-expired kaya to? Nagawa ng spaghetti eh. Pinili ko pa to sa Costco, sandali. Expiration kaya nito? Oh, expired na to? Oh, ito cheese, nag-expired? Ano na naman nakalagay? September 2021. Ano ba yan? Expiration. Ganun ito. Ito expired na. Ito mayroon palang tea. At least nakita ko. May gagamitin ako mamaya. Ayan, nasa mga tea siya sinalo ko. Ay, salamat. Clean up ko na din. Wala sila suwi. Holiday kasi ngayon. Ano ba ngayon? Yung Labor Day. Biruin mo ito, my friends and friendship, oh. Pagkain ng dog treat, sinalo doon sa may mga pagkain. Mga batang to. Yun, ito lang my friends and friendship, naglinis ako. At ako ay mag-ready na ng aking kusina na malinis para makapagluto din. Okay. Yan, my friends and friendship, pinagtatapon ko na itong pretzel. Ito
2022 pa yan. Ayan, my friends and friendship. Naiayos ko na at naipangtapon ko ng mga expired naming nakastock dito. Salamat naman at naiayos ko na. At ako ay, ito ay magliligpit ako. Di pa ako nakaligpit. Dami ko pang liligpitin ngayon, my friends and friendship. Di pa akong dumi-dumi ng sahig. Di pa ako nakapag-vacuum. Kaya magliligpit muna ako. Dami kong nililigpit. Daming kalat dito sa bahay. Ayan, tingnan mo. Daming kalat. Hindi ka pa na yung mga ano ni Zoe, mga laruan. Eh, nakakalat lang siya dyan. Kaya magpapakyum muna ako. Ayun. This is my life, boy, America. My friends and friendship. So, hindi pa ako nakaluto ng almusal, ng anang-anang lunch. Kaya magugulay lang ako ngayon ng sitaw, i-adobo ko. So, bala ko rin mag-bake ng tinapay, pero titingnan ko mamaya. Depende sa stamina ng aking katawan if I am still okay. So, don't forget to subscribe my channel and thank you for watching. Sa pagsama niyo sa akin paglilinis ng aming cabinet, ng aming pantry, na tatapong ko na ang mga expired na hindi na namin na kikita. Yun ang problema. Tambak ka lang ng tambak. Pag nagpunta sa grocery, kuha ka lang ng puha, di mo naman pala kailangan. Nakatambak lang doon. Mapapansin mo, 1 year na pala at expired na. At ayun, nagkaroon ako ng time na aking maihalungkat lahat at makikita. Kasi minsan, wala ka, sabi mo, ay, magugulay ako. Yun pala, meron kang magugulay ako ng munggo, tapos bibili ka uli. Meron ka naman pala. Okay, wala pala ako doon ganito, ganon. Kaya bibili kayo. Kaya dumadami, hindi mo napapansin. Mas mabuti yung parati mong chinecheck ang pantry at tinitingnan, at baka mamaya expired na, yun, marami na akong naitapon ng mga expired noong last year pa, hindi napapansin dahil walang time talaga sa paghalungkat doon. Kung alin lang ang kailangan ay yun lang ang kinukuha. Siguro ganun din kayo, my friends and friendship, dito sa Amerika. Kung ano lang ang nasa harapan, yun lang ang kukunin mo, diba? Tulad ng ating mga damit na nakatupi, kung saan lang ang sa harapan, yun lang ang ating kinukuha at isusuot. Kala mo nag-iisa na lang ang damit mo dahil paulit-ulit, ganun talaga ang buhay. Dahil kung saan madali i-abot na dukutin, yun lang ang kukunin mo. Katulad dito sa mga pagkain namin. Kaya minsan sa nag-operation linis din ako sa ref namin, napapansin ko may mga ulam lang frozen na hindi na expired na yung katapon na uli. Kaya yun ay nagiging lesson na din sa akin na at least nakaregistered sa utak na, oy, meron pala ako nito sa bahay, ayokong bumili. O, diba? So that's it for today. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel, Mama Ella Boholano Vlog. Don't forget to hit the notification bell para lagi-lagi ko kayo may update kung ano man ang aking mga vlog na ipopost. At sana'y huwag kayong magsawa sa aking mga vlog. Ay, alam naman ninyo, my friends and friends, Boy America ang aking binablog. Mo ano ang buhay ko dito sa Amerika. Kaya pasensya na kayo sa araw-araw ko. Hindi ko naman binablog araw-araw. Nahihiya na din ako sa inyo. Pagpaulit-ulit lang araw-araw ang binablog ko. Ang kusina ko. Pero kaya nahihiya naman ako sa inyo. Pero kailangan eh. Yun ang content ng aking vlog. Ang Buhay America. Ang life ng isang mama o isang senior dito sa Amerika. So thank you for watching. Bye-bye. I love you guys. At sana'y huwag kayong magsawa sa aking vlog. Don't forget to subscribe. Bye.